Guys, welcome to my channel. Ang share ko ngayon guys, paano makancel ang auto deduction sa GCash. Okay, bago yan, ipasok ko muna ang aking intro. Welcome guys sa ating channel, John Obligar Vlog. Ang share ko ngayon guys is paano makancel yung auto deduction sa GCash. Paliwanag lang guys bakit tayo na auto deduction. Una guys, halimbawa magpa-member ka sa isang live streamer, tapos ma-judit ka na tapos na isang buwan na member mo, pag may laman ng GCash mo, mag-auto deduction po yan. Hindi lang po yan sa pa-member, mayroon ding gumagamit kayo ng mga apps, halimbawa CapCut. Monthly po yun na binabayaran. Pag naka-subscription ko doon sa mga apps na yun, bawat isang buwan, mag-auto-deduction yan sa GCash mo. Pag wala naman ang GCash mo, lagi po na yung notification sa iyo yan. Kaya kung gusto mo i-cancel, sundan mo lang ang aking ituturo. Guys, punta tayo. Una guys, punta tayo sa Play Store. Okay? Pag pinutan sa Play Store guys, punta tayo sa ating account. Yun, itong account natin sa gilid. Yan. Tapos guys, click natin. Tapos ngayon, punta ka dito sa payments and subscription. Bila mo lukot-lukot eh. Okay. Pindutin natin. Tapos nun guys, punta tayo sa subscription. Ito. Subscription. Yan. Okay. Pag pindut natin yan, lalabas na po yung mga pinagmimiran mo guys. Halimbawa, i-cancel mo guys, di pa Judith, ang nakalagay dyan, cancel. Pag Judith na po yan, ang lalabas na po dyan, remove. Punin mo na siya, i-remove. Pero habang hindi pa siya na Judith guys, sa pizza na i-cancel mo, nakalagay yan, cancel. Pero pag na Judith na po yan, ang nakalagay dyan, ay remove. Punin mo na siya, i-remove. Okay? Okay, salamat. Sana may natutunan po tayo sa i-share ko ngayon guys. Maraming salamat. John Obligar Vlog Tutorial. Magandang araw po. God bless.